Malaki ang kanyang dalawang mata nang dumungaw sa kanya si Micaela at wala itong suot na pang itaas. Anong balak mo? Tumaas ang kanyang boses habang sinubukan makawala mula sa tali. No! Pag-isipan mong mabuti ang iyong gagawin, Danny. Di ka ba mahihiya kung mapag-abot tayo sa korte? Pagkapiyasan tayo ng mga media dahil bihira lang gantong kaso. Inismiran lang ni Micaela ang sinabi ni Sebastian dahil wala siyang pakialam. Isa pa, hindi ito gagawin ng lalaki. I'll cross the bridge when I get there, mister. Now stay and don't move. Talagang ang nahihibang na si Micaela Aguas. Pero teka, hahayaan na lang ba niyang sirain itong kanyang pagkatao at pagkalalaki? He is one tough guy and he was a seasoned mercenary. Sigurado siyang matatakasan niya isang baliw na gustong pagsamantalahan ang kanyang pagkalalaki. Nababasa ni Micaela na sa isip ni Mr. Blue Eyes. Balak itong tumakas. She just shrugged off her shoulders. Well, he could try his best to untie himself, but he would only be frustrated in the end. What do you think you're doing? Tinanong ni Vincent si Micaela. Obvious ba? Siyempre, huhubarin ko itong mga suot mo para makapagsimula na tayo. Kung narinig lang siya ng kanyang ama, siguradong kakalbuhin siya nito. Pero hindi naman talaga siya Maria Clara. Oo nga't parang pang Maria Clara lahat ng mga damit niya, pero ginawa lang niya iyon upang mapasaya ang kanyang ama. Dapat kasi hinubaran niya muna ito bago tinali. Di na sana siya mahihirapan. Pero inisip din ni Micaela na maigi na rin yung sisiraan niya ang damit nito upang wag na mga ambisyon na tumakas pa. Unless makapal talagang mukha nito at kaya maglakad sa labas na nakahubad. Matapos yung gupit-gupitin ang kasuotan ng kanyang Mr. Blue Eyes, tumambad sa kanyang mga mata ang mala-adonis itong katawan. Isa lang ang nasasabi niya, he is definitely a sex bomb. Nag-aapoy ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya, hindi sa pagnanasa kundi sa galit. Naiintindihan niyang lalaki, but she can't back out now, can she? Sinikap ni Vincent na iwasan ang babaeng palapit sa kanya, ngunit limitado lang ang kanyang mga galaw. He tried to sweet-talk his way out, but the woman was determined in using his body for her own benefits. How selfish and rude. Ngunit bigla na lamang nitong tinanggal na distorbong nasa kanyang leeg at natulala na makita ang hubad na katawan ng babae. Anong balak mo? Nagtanong siya. Nakakasi mag-transform ka pa into a monster. Sumagot si Michael at matapos tanggalin ang pet cone mula kay Vincent, tinabi niya ito. Napasingap si Vincent na kagadtong pumatong sa ibabaw ng kanyang hubad na katawan. Walang pasintabi at bigla itong umupo sa kanyang pagkalalaki. What the hell was she thinking? That is what's always hard and ready? Lihim siyang natawa sa kakulangan ng karanasan nito sa mga lalaki. But still, he wouldn't help her. Never. Ngunit patuloy sa ginagawa ang babae. And he was not a saint for goodness sake. He knew that Micaela was gorgeous in her naked form. She had a kind of understated beauty and she seemed unaware of her repeatedness. My God! Her eyes were simply spellbinding. Vincent thought. It was so emotional and so alive. It was too late when Vincent diverted his responding to her movements, thoughts. He was already captivated by the woman's beauty and his body was already moving. Nasaksihan niya ang nagkagulat ni Micaela nang biglang gumalaw ang kanyang pagkalalaki. Sanalitong napahinto sa ginagawa, inakala niyang tumigil ang babae sa kahibangan nito at natakot. Ngunit nagkamali siya nang hinala. Ang sunod niyang narinig ay ang malakas sa pagmumura nito. Are you okay? Kahit papaano, hindi niya pa rin mapigil ang mag-alala sa dalaga dahil first time pa nito. I was not informed that it hurts like hell. Shit, this is going to kill me. Magkasunod pang pagmumura ang namutawi sa bibig ni Micaela. I warned you, sumagot si Vincent. Mangiyak-iyak si Micaela habang iniinda ang matinding kirot. Natakot siyang gumalaw sa ibabaw ng lalaki at baka sa kanyang mukha ang nararamdaman. At nang magtanong ang lalaki kung okay lang ba siya, tuluyan ang nagwala si Micaela at muli siya nagmura. Pati ang lalaki minura din niya ng husto. You should have told me that you're big. Sinisi niya si Vincent dahil pinilin itong manahimik. Really? Ako pa dapat itong mag-abisa sa'yo gayong ikaw itong atat na gawin to? Wow! Napaka-imposible mo namang tao. Napailing na sumagot si Vincent sa tinura ng dalaga. Tila may sariling utak na nagpaubaya sa ginawa ni Micaela. Hindi pa rin ito tumitigil sa ginagawang kapahangasan sa kanyang katawan. Bawat indayag ng katawan nito ay lalo nagdulot ng apoy sa kanyang pagkalalaki. Sinubukan niyang i-divert sa ibang bagay ang kanyang isipan, ngunit nabigo siya. Unti-unti nasira ang binubuo niyang pader sa pagitan ni Micaela at bumigay rin sa wakas ang kanyang katawang lupa. Stop! You must stop it now! Inutusan niya si Micaela ang tumigil na, ngunit hindi ito nakinig at tila nag-enjoy pa sa ginagawa. Tao lang siya at nisan to. Masisisi ba siya sa nangyayari? Ipinagpilitan ng babae ang sarili nito sa kanya. The least he could do was to savor the moment and damn the consequences.
Itinaga niya sa bato na pagbabayarin ng babae sa ginawa nito sa kanya. Though he was a man, he was still violated and used. Hanggang sa umabot na sa sitwasyon na hindi niya na kayang pigilan ang pangsarili at tagtagumpay ang dalaga. He groaned like a wounded tiger afterward. He felt relieved and shocked when she felt his semen inside her. Sigurado na kayang mabuntis siya? Nakaramdam siya ng awa sa mga katulad niyang babae because the baby-making process was so painful and barbaric. Yes, she felt something nice but it was not enough to console her lost virtue. Pakakawala na ba niya ang lalaki? Paano kung magsumbong ito sa mga polis? No, she couldn't risk it. Nabahala din siya na baka hindi kagad magbunga ang kanilang ginawa kanina. Nangangahulugan ba yun na kailanin lang ulit-ulitin ang ginawa kanina? Hindi maaari. Hindi niya nakakayaning ulitin muli ang buong proseso. Umalis si Micaela mula sa katawan ni Vincent at paika-ika siyang nagtungo sa banyo at naglinis ang sariling katawan. Pagkatapos kumuha siya ng basang bimpo at binalikan ng lalaki. Pero nasa ng lalaki, tiniyak na maging malinis ito dahil hindi pa ito pwede mag-shower katulad niya. I am really sorry, Mr. Soler. Humingi siya ng paumanhin sa lalaking nakagapos. Kung talagang nagsusorry ka, pakawalan mo ako rito. Utos si Vincent. Yes, I will. Pero hindi ko alam paano gagawin. I mean, eto ka't nakahubad. Wala akong damit na kakasya sa'yo. At isa pa baka ako nang gawin mo sa'kin kapag pinakawalan kita. Nagpaliwanag si Micaela habang nililinis niyang lalaki. My God! So paano na ngayon? Tell me, you have a plan or else? Binantaan ni Vincent na babae. I'll think of something. Don't worry. Nangako si Micaela. Bakit nga ba hindi? Sa tingin ni Micaela, isa napakagandang planong naisip niya. Nang sumapit ang oras ng hapon na mag-isa lang bumaba ang babae upang kumain. At pagkatapos, nagtungo siya sa department store at namili ng mga gamit para sa lalaki. Dalangin niya na sana'y tama ang sukat ng mga nabili niya at magkasya ito sa lalaki. Naka-takeout na rin siya na makakain ito. Pagbalik niya ng silid, nadatnan niya si Vincent ang balas sa pagbabaklas ng mga tali nito. Tigilan mo na nga yan. It's useless. Sabi niya sa kalinabas ang pagkain binili sa baba at pilit na sinubuan ng lalaki. Tapos na siyang kumain at alam niyang gutom na rin si Vincent. You're going to pay for this. Binanlaan ni Vincent ang babae pagkatapos niyang uminom ng tubig. Alam ko, and I am willing to pay. Kinuha niya ang kanyang checkbook. Nilagay sa gilid ng lalaki ang isang pirmadong blank check. Ito na ang bahala kung magkano gusto nito. I don't need your money. Pasigaw na sagot ni Vincent. Huwag kang magsalita ng tapos. Maybe in the future you're going to need it. Hinaman ni Micaela ang lalaki bago niya nilawagan ang tali sa mga kamay nito at saka lumabas ang silid upang mag-check out. Pagdating niya sa bahay, ang pagmumukha ng kanyang madrasta ang una niya nakita at tuluyang nasira ang kanyang araw. Pagod siya sa mahabang biyahe at si Melinda ang kahuli-huli ang taong gusto niyang makita. Look who's here! Saan ka ba nang galing? Kamamatay lang ng ama mo pero gala ka ng gala, sabi ni Melinda. Inignora lang ni Micaela ang kanyang madrasa na nakasalubong niya sa hallway papunta sa kanyang silid. Kaya aga-aga na bubisit na kagad to. None of your business, madam. Sinagot niya ito bago tuluyang pumasok sa kanyang sarili silid upang magpahinga. Hapon na namagising si Micaela na hindi man lang siya ginising ng kanilang mga katulong para kumain. Pagkarating niya sa dining room, naabutan niya si Melinda na nagme-merienda. Sa dinami-rami na nakatira sa malaking bahay, ang babae pa talagang naabutan niya. Mabutit gising ka na. Kailangan natin mag-usap, Micaela, sabi ni Melinda habang pinahira ng Nutella ang hawak itong wheat bread. As far as I'm concerned, wala tayong dapat na pag-usapan. Pagmamaldita ni Daniela. Talaga? Oh, come on. Don't be too hard on yourself. Narinig mo naman ang sinabi ng abogado, di ba? What about it? Na kailangan ko magkaanak o pamabasa sa akin ang dapat ang sa akin? You know it's absurd. Totoo naman ang sinabi niya. Siya lang ang nag-iisang tagapagmana ng kanyang ama. Kung may chairman si Melinda, konti lang yon. Malapit na kasi ang deadline. Handa ka na bang umalis muli sa bahay na ito? Ayaw niya sanang patuloy ng babae, ngunit pinipilit siya nito. Nope. Ikaw dapat na maghanda sa pag-alis, Melinda. Not me. Pinalang kanyang pagkakasabi kay Melinda. But deep inside, she prayed that she would get pregnant very soon and she hated her father for causing this trouble. We'll see, sumagot si Melinda. Palaban si Melinda at si Micaela. Bawat isa ay walang gusto magpatalo. Nagtaasan ng kilid ang dalawa habang sabay na nagmemeryenda. Ang malaking bahay naging masikip para sa dalawang babae na hindi magkasundo. Ma'am, ipagpaumanin po ninyo pero dumating po si attorney. Inannounce ni Patty na may bisita sila. Sabay na nag-angat ng tingin sila Micaela at Melinda sa kasambahay na nagsasalita. Pagkatapos nagtingin at sabay na tumayo. Where is he?
naunang nakapagtanong si Melinda kay Manang Auring. Tinatuloy ko po sa study room ni Sir Greg. Nag-aalinlangan pa nitong sagot at tila hinihintay ang pagbulyaw ng kanyang amo kung sakaling mali ang kanyang ginawa. "Very good, Patty," sabi ni Melinda. Umalis si Melinda at iniwan si Micaela na hindi pa nakahuma sa pagkagulat. Ano naman kayang sadya ng abogado at bumalik ito sa nilang bahay? At bakit parang iba ang kanyang vibration sa maling pagbisita ni Attorney Alarcosa? "It's good to see you, Iha," minati niyang anak ni Greg. Napansin ni Miguel na may iba sa ekspresyon ng buting abogado, ngunit di niya alam na may pinapoint ko ano iyon. "Same here, Tito. So, how have you been? May nakalimutan po ba kayong sabihin sa amin ni Melinda?" she asked him. "Maupo muna kayong dalawa," sabi nito parang hindi makatingin sa mata. Nang maupo na silang dalawa, mas nananag-iba ang mukha ng abogado na tila may mga karayom sa inuupuan nito. "Is there something wrong, attorney?" Di na napigilan ni Micaela ang kanyang sarili na magtanong dahil nakakabahala na ekspresyon sa mukha ng abogado. "Una sa lahat, gusto kong humingi ng paumanhin sa inyong dalawa. Nakakahiyamang aminin pero nagkamali ako sa pagbasa ng last will ni Greg," pagpapaliwanag ng abogado. "Please explain, hindi ko maintindihan kung paano po kayo nagkamali." Una nakamove on si Paloma mula sa pagkagulat. "Yung last will na binasa ko ay ang first draft ni Greg. Ginawa niya yun nung araw bago siya nagpasal ulit. Hindi yun ang kanyang official and last will testament. In fact, dala ko ngayon ang original na papeles. At sa kanya kinuha mula sa kanyang attache case ang sinabi niyang papeles. Let me see the documents." Sa wakas, para nagising sa katotohanan si Micaela. "I'm really sorry, Iha. What's going to happen now? Paano ko ibang nasa totoong last will ng kanyang ama? My God, baka mapatay niyang matandang abogado." When the solicitor began reading her first father's last will and testament, she prayed that there were no major changes in the entire document. Ngunit pagkalipas sa ilang minutong pagbabasa, hindi nabanggit na abogado ang tungkol sa pagkakaroon niya ng anak upang mailipat sa kanyang pangalan ang mga ari-arian nito. But still, she was shocked to the core upon knowing that everything belongs to her now. The most coveted mansion, situated on a secluded beach, which overlooked the best sea view in Islop, was transferred to her name. Well, it was rightfully hers by birth, but due to his father's remarriage to Melinda, she was not certain that she would get it. She saw how her father adored the beautiful and willowy Melinda Murillo. The mansion was very special to her because it is the only property that has her mother's memorabilia. She could never hand it to her father's second wife, regardless of any reason. She also inherited the 800 hectares of working coconut plantation in Trinidad, Bohol. Pero nang binanggit ng abogado kung magkano ang cash na minana niya, doon na nalaglag ng tulungan niya ang kanyang mga panga. It was a whopping 50 million euros. Sinubukan niyang convert to sa peso, ngunit sumakit lang kanyang ulo. She did not know that her father was super rich. Nagsimula siyang maghinala na baka may illegal na negosyo ang kanyang ama. Droga kaya? Wag naman sana. "Congratulations, Iha. Now you can buy a prince for a husband." Kahit corny ang pabibiro nito, tumawa pa rin siya ng hilaw. Di pa rin siya makapaniwala, ngunit may isang bagay na kanina pa niya gustong linawin mula sa matanda. "Iyong tungkol sa maging anak ko, hindi mo yata nabanggit." "Ah, yun? Your father was just joking that time, Iha." "Meaning?" "Meaning hindi na kailan magkaanak ka pa upang makuha ang iyong mana." Paglilinaw ng abogado. "In fact, inaasikaso ko ng paglilipat ng mga titulo sa pangalan mo. And for the cash, you now have a full access to it. Your father opened his account on the day that you were born." Dagdag pa ng abogado habang binigay sa kanya ang isang pulang passbook. Micaela did not give a damn at how much money she has in the passbook. She was deaf to all the good news and all she could think about was that one reckless night with a total stranger. Para sa mana, gumawa siya ng bagay na panghabang buhay ang konsekwensya. Hindi lang reckless night iyon, kundi isang bangungot. Nagkasala siya. Sa mata ng Diyos at tao, isa siyang may sala. And she knew very well what karma is, a bitch. "Are you okay?" Napansin ang abogadong biglang pamutla ng dalaga habang nakatinto sa kawalan. Yes, I'm okay, attorney," she lied. How could she be okay after losing the chastity to a stranger? "Bueno, I'll go ahead. Tawagan mo lang ako pag may kailangan ka." "Same goes to you, Mrs. Aguas. I'm just a phone call away, alright?" "Thank you, attorney." Ihinatid ni Melinda ang abogado sa may pintuan at nang tuluyan itong makalabas, bumalik siya sa loob ng study room. Pinag-aralan ng kanyang stepdaughter. Something bothered Micaela and her motherly instinct told her to talk to the young woman. "What's wrong?" she asked in a tone that is normally used by a mother while talking to her children. Napahagat si Melinda sa kanyang ipang-ibabang labi nang magmarcha palabas ang unika Iha ng kanyang asawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya matanggap ni Micaela bilang pangalawang ina. Ano pa nga bang ginagawa niya?
Nagawa niyang iwan ang kanyang sariling anak upang tumayo bilang ina sa nag-iisang anak ng kanyang asawa. Siguro panahon na upang itigil ng kanyang kahibangan. Kailangan niyang tanggapin sa kanyang sarili na hindi na sila magkakasundo pa ni Micaela. Siguro napapanahon na upang magsimula siyang muli kasama ang kanyang tunay na anak. Kaya lang Micaela occupied in a part of her heart that she couldn't just leave right now, especially when something bothered her. The only reason why she wanted to have full control of Aqua's fortunes was her strong desire to discipline her. And now that there were changes in the last will, she must find ways to accomplish her last mission as Micaela's mother, or she would disappoint her late husband. At kapag magiging okay ng lahat, magiging madali na para sa kanyang lumisan at iwanan to. She thought deeply about her strategies to win the young woman's heart when her phone rang. "Yes, this is Melinda speaking," sabi niyang sinagot ang tawag mula sa isang hindi rehistradong numero. "Ma, kailan po kayo uuwi? Miss na kita." Nagtaka siya kung bakit nagpalit ng numero si Lillian. Noong isang araw lang nagkausap naman sila. "I miss you too, anak. Pero kamamatay lang ni Greg at walang kasama si Micaela dito sa bahay. Puro na lang si Micaela ang inaatupag mo, Ma. What about me? I also need you in my life." Bahagyang sumigaw si Lillian sa kabilang linya. "I'm sorry, hayaan mo't babawi ako soon." She promised. "Lagi ka na lang ganyan eh. Puro pa nga akong napapako." Galit na sabi ni Lillian bago nito pinutol ang tawag. Vincent was furnished and he needed a nutrition. Yan ang dahilan kung bakit nagpabaya siya sa babaeng subuan siya. Naubos siya ng dala nitong pagkain. After eating, pinainom din siya nito ng gamot. Ngunit ilang minutong pagkatapos niyang kumain, bigla siya nakaramdam ng antok. Pilit niyang nilalabanan ng antok dahil kailangan niya makausap ang babae. Subalit unti-unti, nilaman siya na sobrang kaantukan hanggang sa magdilim na ang kanyang paligid. Na magising si Vincent, nag-iisa na lang siya sa hotel room. Di na rin siya nakatalit, may mga damit pang lalaki sa gilid ng kama. Mabilis siyang tumayo at sinuot ang mga damit. He checked the closet at tama ang hinala niya. She's gone! Pagkalapag na eroplano, sinasak ni Vincent galing Hong Kong, agad niyang tinawagan si Alexander Ortega upang alamin kung saan niya makikita ang babaeng naging assignment niya. "Vincent, mabuti tumawag ka. Actually, tatawagan na sana kita para ilam sa'yo na na-deposit ko na sa bank account mong iyong land fee. Go and check." "Hindi iyon ang pakay ko, Ortega. Gusto kong malaman ang address ni Micaela Aguas." "Oh, confidential pare, alam mo yon." Tumanggi si Ortega ang ibigay kay Vincent ang address ni Micaela. "Bullshit, Ortega. Sasabihin mo ba o hindi?" Tuloy yan ang humalagpos ang galit ni Marcos. "Final answer? No." Pagmamatigas si Alexander Ortega na ibigay kay Vincent ang address ni Micaela. "Fine," he said before turning off his phone. Ngunit kung may masamang balak si Vincent, mas tuso naman si Ortega. Nagmadaling umalis ng opisina si Ortega, bitbit ang file si Micaela. Kilala niya si Marcos at sigurado siyang pupuntahan siya nito sa kanyang opisina upang sapilitang kunin ang gusto nito.